Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang pagbabasa ng kwentong ibinahagi sa atin ni Sir Rico, ay inaanyayahan ko muna kayong pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit salamat Rico, para naman alam niya na marami ang tumatangkilik at nag-aabang ng kanyang padalang kwento na nagmula sa sarili niyang mga karanasan bilang isang magiting na babaylan. Gusto ko rin kayong anyayahang makinig sa pinakamaaksyong kwento na nai-upload dito sa ating channel. Ito ay ang Birador ng Santa Barbara na pinagbibidahan ni Rafael. Ito din ang Rafael na tumutulong paminsan-minsan kina Lino at Tingting sa kwento nating aswang killer na naroon naman sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics. Nasa video description ang link ng playlist para kumpleto na at hindi na kayo mahirapang hanapin ang kasunod. 100% po itong maaksyon ha. Sana ay ma-enjoy nyo. Birador ng Santa Barbara Series, Book 1 to 4, Part 1 to 239. Iyon na po ang kabuuan ng kwento. Salamat sa mga dadalaw at makikinig. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Inilapag ako noong ipu-ipo sa isang isla. Nakita ko agad roon iyong kambal na balete, pero nasa malayo pa. Kaya naman, naglakad-lakad muna ako sa palibot ng islang iyon. Maliit lang talaga iyon, dahil makikita mo ang kabilang dulo kahit doon ka tatayo sa kabila. Noong maikot ko na iyon, ay naglakad na ako papunta sa gitnang bahagi. Akala ko ay sobrang masukal iyon, pero hindi naman pala. May mga katubigang bahagi sa gitna. Kaso ang problema roon, dahil marami ang nakamamatay na mga insekto. Nagpatuloy pa ako sa paglalakad hanggang sa makarating ako sa harapan mismo noong kambal na puno ng balete. Ginawan ko kaagad ng marka iyon para pwede ako makarating roon kahit anong oras na hindi ko na kailangan pang bumiyahi. Tinignan ko ang oras, alas 12 pa lang noon. Kailangan ko pang maghintay na sumapit ang alauna ng hapon. Iyon kasi ang angkop na oras para magbukas ng lagusan patungo sa ibang daigdig. Gamit ang sinag ng araw sa oras na alauna, ay siyang makakatulong para makita ang portal. Pero kapag walang araw, ay hindi iyon makikita. Umupo muna ako sa may tabi ng puno at naghintay pa ng mahigit 20 minutos bago sumapit ang alauna. Noong nag-alauna na, ay natanaw ko na ang refleksyon ng liwanag ng araw doon sa gitna ng dalawang punong magkatabi. Tumayo na ako at naglakad papunta sa pagitan noong dalawang puno. Pagkarating ko roon, ay biglang nagliwanag ang buong paligid at parang napunta na ako sa ibang lugar. Wala na ang mga punong nakapalibot sa akin, nawala na rin ang isla. Para na lang akong nasa gitna ng patag na lugar at karagatan ang nakapalibot. Puro maputing buhangin na ang nakapaligid. Sa unahan ay may natanaw akong isang napakalaking puno. Nag-iisa lang talaga iyon sa lugar na aking kinaroroonan. Iyon na siguro ang kaharian na hinahanap ko. Wika ko pa sa aking sarili. Kaya naisip kong maglakad na papunta roon. Pero nakakailang hakbang pa lang ako, ay biglang bumigat ang aking mga paa na parang tumigas sa aking kinatatayuan. Hindi ko na maigalaw. Tapos may umusbong na tubig sa harapan ko. Umuusbong at lumalaki hanggang sa maging hugis tao. Dalawang malalaking nilalang na hugis tao iyon. Pero nasaan yung tubig ang katawan?
naisip ko na baka iyon na ang mga berberoka. Namataan ko na lang bigla na may matatalim na bagay na paparating sa akin dahil hindi ko pa maigalaw ang mga paa ko. Kaya agad akong umisip ng paraan. Umusal ako ng orasyon para pagganahin ang elemento ng apoy. May nabuong isang tipak ng lupa sa itaas ko at nag-aapoy iyon. Umusal na rin ako agad ng orasyon para sa mas matibay na kalasag. Sabay ibinagsak ko yung nag-aapoy na tipak ng lupa sa mismong harapan ko. Pagkabagsak noon ay tila sumabog sa harapan ko. Nabasag ang matigas na lupa na aking kinatatayuan. Dahil sa impact noon ay tumalsik ako sa malayo. Pero hindi naman ako napinsala o nasaktan dahil sa proteksyon sa akin ng kalasag. Dahil sa malakas na tunog ng pagsabog na may kasabay na pagyanig ng lupa, ay nagising ang napakaraming mga nilalang ng tubig na naroon sa lugar. Magkakaiba ang anyo at hugis nila at napakalaki nila kumpara sa akin. Hindi ko alam kung papaano ko sila lalabanan ng ganoon karami at sabay-sabay. Kaya agad kong tinawag si Mian. Pagkarating niya ay sinabi niya agad, "Pantas, gumawa ka ng paraan para mapigilan sila. Hindi sila namamatay. Madurog mo man sila ay baliwala pa rin. Dahil mga anyong tubig na may buhay lamang sila." Sabi ko naman sa kanya, "Sige, humanda ka." Umusal ako ng elemento ng tubig at ibinato sa mga nilalang na nakapaligid sa akin. Pero walang naging epekto. Ni hindi nasira ang anyo nila. Sabi naman ni Mian, "Pantas, hindi gagana sa kanila ang elemento ng tubig dahil angkop yan sa kanila. Hihigupin lang nila ang enerhiya ng tubig na ibabato mo. Gumawa ka na ng paraan. Mapapahamak tayo kapag hindi ka kumilos kaagad." Muli akong umusal ng orasyon at ginamit ang kakayahan ng Cuatro Vedas. Biglang nagkaroon ng makapal na hamog ang buong lugar. Noong una, akala ko ay parang hamog sa bukid lang. Pero hindi pala, dahil napakalamig ng hamog na iyon. Ice fog na pala o yung usok na makikita natin sa yelo. Inilibot ko ang aking paningin sa paligid. Tahimik at wala na akong naririnig na tunog mula sa mga nilalang ng tubig. Hindi ko rin makita si Mian. Binuksan ko ang aking espiritual na paningin para magawang tumagos kahit sa hamog. At doon ko nakita na lahat ng mga nilalang na naroon sa paligid ko ay naging yelo na o na frozen, at kasama sa mga tumigas ay si Mian. Pinuntahan ko siya at binuhat para ilayo sa karamihan. Hindi ko alam kung paano ko siya ibabalik sa dati. Gamit ang orasyon ay gumawa ako ng apoy para lusawin ang yelo sa katawan niya. Pero ganun pa rin, hindi siya natutunaw. Tila mas lalo pang tumitigas ang pagiging yelo niya. Umusal naman ako ng orasyon para ibalik siya sa dati, pero wala rin. Kaya wala na akong pagpipilian, kundi ang ipawalang bisa ang orasyon na binitawan ko para sa lahat. Pagkabanggit ko nga lang noon, ay agad nawala ang yelo sa katawan ni Mian at nakapagsalita na siya. "Papatayin mo ba ako? Bakit hindi mo sinabi na iyon ang gagamitin mo? E di sana nakahawak ako sa iyo para hindi ako nadamay. Alam ko namang hindi ka kasamang maaapektuhan noon dahil ikaw ang may gawa." Sabi ko naman, "Abay malay ko, nakasama ka palang titigas." "E paano na yan ngayon? Nakagalaw na rin muli ang mga nilalang." "E di uulitin ko yung ginawa kong orasyon kanina. Kumapit ka na sa akin para hindi ka madamay." Muli ko nga iyong inulit at naging yelo uli ang lahat ng mga nilalang na nakapalibot sa amin. At nagkaroon na naman ng yelo ang buong lugar. Sabi ko kay Mian, "Saan na tayo nito? Parang hindi na tayo makakarating sa gusto natin puntahan. Hindi na ito sakop ng kaharian nyo. Wala ka ng access dito."
Tumingin naman siya sa akin at sinabing, "Anong akses? Aksese Mondre Virgio ba ang ibig mong sabihin? Iyon yung kapangyarihang hawak ng aking ina ah." Sabi ko naman, "Akses lang yung sinabi ko. Ang haba na ng sinagot mo. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang karapatan maglabas-pasok sa kahit saang bahagi ng lugar na ito ang tinutukoy kong akses. Ingles na lingwahe iyon ng mga tao." Sabi niya naman, "Ah, alam ko na. Ibig mong sabihin, ibang dimension ito, hindi mundo ng mga diwata. Kaya limitado lang ang pwede kong gawin rito." "Oo, yun nga ang ibig kong sabihin." Maya-maya ay sabi niya, "Pantas, humanda ka. Ang natatanaw natin sa unahan ay ang kaharian na mismo ng Aqua Air o Berberoka sa inyong katawagan. Tandaan mo, hindi tumatalab sa kanila ang elemento ng tubig o kahit ng apoy. Hindi sila namamatay hanggat narito sila sa kanilang mundo. Kahit padurugin mo sila ng pinong-pino o wasakin ang kanilang pisikal na anyo, ay muli lang din silang mabubuo dahil gumagamit lang sila ng tubig para magkaroon ng kaanyuan. Pag-iingat ka sa kanila, Pantas. Ako ang bahalang maghanap sa mga taong kinuha nila." Sabi ko sa kanya, "Bakit ba sila nangunguha ng mga tao? Eh hindi naman sila kumakain, di ba?" "Ginagamit nila, Pantas, ang katawan ng tao para makapasok sa ibang dimensyon, gaya ng dimensyon ng mga tao. Sa ganoong paraan ay malaya silang makakatawid. Tapos ang kaluluwa naman ng taong iyon ay gagawin nilang kauri nila na anyong tubig at dito na permanenteng makukulong sa kanilang mundo." "Ah, ganun pala yun. Naintindihan ko na. Sige, tuloy na natin ang plano mo. Patuloy kong patitigasin ang yelo sa lugar na ito para maging yelo na rin iyong ibang paparating. Tapos asikasuhin mo na ang mga bihag kung buhay pa sila." Nagpatuloy na nga kami sa paglalakad. Sa sobrang lamig ng lugar na iyon ay halos hindi ko na maihakbang ang mga paa ko dahil sa giniginaw na rin ako. Samantala si Mian ay normal lang ang kanyang pagkilos na tila ba baliwala lang sa kanya ang lamig. Maya-maya ay bigla siya nagpalit ng anyo bilang isang mangalo at inilipad niya na lang ako. Nababagalan na siguro sa aking paglalakad. Tapos ibinaba niya ako sa gilid ng bunganga ng isang napakalaking kuweba. Sobrang dilim sa loob noon. Sabi niya, "Pantas, ito na ang tirahan ng mga hinahanap mong nilalang. Pero kailangan mo magdoble ingat dahil teritoryo nila iyan. Para kang pumasok sa lungga ng mga leon dyan. Buksan mo na rin ang ikalawang antas ng iyong espiritual na paningin. Dahil ang dilim na meron sa ilalim niyan ay katumbas ng ginagawa kong mahika ng dilim na kayang bumulag sa mga kinakalaban mong aswang." Agad ko namang ginawa iyong sinabi niya. Tapos umusal din siya ng orasyon at idinikit ang kanyang daliri sa noo ko. Unti-unti siyang laging anyong tubig pero hugis tao pa rin naman. Tapos noong mapatingin ako sa mga kamay at braso ko, pati pala ako ay naging anyong tubig na rin. Ilang saglit pa ay biglang nagbago ang aming kapaligiran. At walang kahit isang pirasong puno ang nakatayo. Puro lang buhangin na kulay itim. Nagkulay pula naman ang paningin ko sa paligid. Yumanig ang lupa na nasundan ng masakit sa tingang pagkakaingay ng mga nilalang. Iyon na pala ang boses ng mga Berberoka at napakarami nila. Magsasalita pa sana ako pero pagkalingon ko sa tabi ko ay wala na si Mian. Nakarinig ako ng tunog ng rumaragas ang tubig na parang papabagsak. Pagkatingin ko sa itaas, ay doon ko nakita ang isang bulto ng tubig na may kasamang malalaking bato na papabagsak na sa akin. Gamit ang kakayahan ng bilis at liksi, ay agad akong umilag at gumulong. Gusto ko sanang gamitin ang orasyon na palamigin ng sobra ang paligid. Kaso baka pati kami ay hindi na makalabas. Lalo at may mga bulto ng tubig na bumabagsak mula sa butas sa ibabaw.
Baka maisara noon ang butas kung magiging yelo. Hinanap ko si Mian pero hindi ko siya makita. Hindi ko rin magamit ang malakas kong orasyon dahil baka gumuho ang buong lugar na iyon. Maging ang apoy ay hindi ko rin magamit. Kaya wala akong ibang magagawa kundi ang umilag at magpatuloy sa paggulong at magpalipat-lipat ng pwesto. Sinubukan ko rin gumamit ng tigalpo, pero hindi rin tinatablan ang mga nilalang na naroon. Nakita ko mula sa malayo na may paparating na hukbo. Marami sila. Noong simula ay para lang silang isang malaking alon, pero noong lumapag na sa itim na buhanginan ay naging mga anyong tao na sila na may dalang pana. Pero ang palaso nila ay yari sa pinatigas na tubig. Tapos sabay-sabay silang tumira sa akin. Umusal ako ng orasyon para gumawa ng depensang yari sa tubig. Pero hindi gumana. Mukhang kontrolado nila ang katubigan roon. Saka ko lang naalala na naroon nga pala ako sa mundo nila. Kaya nakokontrol nila ang lahat ng anyong tubig na naroon. Biglang lumitaw si Mian sa harapan ko. Sabi niya, "Pantas, huwag ka magsasayang ng lakas mo. Hanggat maaari ay umiwas at umilag ka na lang muna sa mga atake nila. Hindi sila mauubos at mamamatay hanggat napapaligiran ng tubig ang lugar na ito. Ang mga hinahanap nating mga tao na binihag nila ay matagal lang patay." Sabi ko naman, "Edi kung ganun, wala nang dahilan para manatili pa tayo rito. Lumabas na tayo, sa labas na tayo mag-usap." Humawak siya sa balikat ko at sa isang iglap ay nagbago na ang kapaligiran. Nasa labas na kami noong malaking kuweba. Naisip kong paguhuin ang kuwebang iyon para matabunan lahat ng nilalang na nasa loob. Pero pinigilan ako ni Mian. "Pantas, alam ko ang iniisip mo. Narito tayo para iligtas ang mga taong bihag, hindi ang makipaglaban at pumatay ng mga nilalang rito." Sabi ko naman, "Bumihag sila ng maraming tao at pinatay. Anong gusto mong gawin ko? Manahimik na lang? Kailangan ko silang ilibing sa kuweba para wala nang iba pang taong maging biktima. Lumayo ka sa akin kung ayaw mo pati ikaw ay idamay ko." Umusal ako ng orasyon sabay lapat ng aking kanang kamay sa lupa. Naramdaman ko ang lakas ng orasyon na iyon dahil tila nagkaroon ng malakas na shockwave at naabsorb ng lupa. At iyong bundok kung saan naroon ang kuwebang pinasukan namin ay gumuho at naging patag na lupain na lang. Sabi ni Mian, "Pantas, kung lahat na lang napupuntahan nating dimensyon o mga nilalang ay buburahin mo sa mundo, ay katatakutan ka na ng lahat. Hindi ka ginawang babaylan para pumatay ng pumatay." Sabi ko naman, "Magtatalo na naman ba tayo sa bagay na iyan? Ipinaliwanag ko na sa iyo yan, di ba? Ginawa akong babaylan para protektahan sa panganib ang mga taong mortal. Maging kayo ay kasama sa responsibilidad kong protektahan laban sa kasamaan. Kapag hindi ko ito ginawa, ako naman ang lalabag sa batas niyong mga elemental. Nakalimutan mo na yata ang batas niyo, na kapag buhay ang inutang ay buhay rin ang kabayaran. Alam kong malambot ang puso niyong mga diwata at ayaw niyo ng karahasan. Pero pagdating sa mga kalaban at pagpapatupad ng batas, ay kailangan nating tigasan ang ating puso. Dahil hindi natin magagawa ang ating obligasyon kung mauuna tayong mapapahamak. Ano pa tinawag mo akong pantas kung hindi ko naman maipapatupad ang batas na pinapairal niyo? Tsaka ikaw na rin mismo ang nagsabi, hindi mamamatay ang mga nilalang na iyon hanggat narito sila sa mundo nila. Kaya ibig lang sabihin, buhay pa sila. At makakalabas din sila dyan pagkalipas ng 200 taon. Huwag ka na ngang malungkot dyan. Nagbumukha kang si Pikachu kapag malungkot ka." Sabi niya naman, "Ano yung Pikachu? Babaeng maganda ba yun na kasing ganda ko? Wala nang mas gaganda pa sa akin dahil isa akong diwata. Kapag nakita ko yung Pikachu na sinasabi mo, kakainin ko ang kaluluwa niya." Tapos muli nang sumeryoso ang mukha. "Pantas, yung mga taong hinahanap natin ay patay na bago padalhin rito ng mga berberoka.
kaya hindi matatagpuan ang katawan nila sa mundo nyo. Tapos muli silang binuhay, pero ibang kaluluwa ang pinasok sa katawan nila. Bali, espiritu na iyon ng mga berberoka. Kaya kahit mabuhay man silang muli, ay ibang tao na rin sila. Baliwala na rin kung ililigtas mo pa ang katawan nila. Naroon sila sa loob ng kuwebang iyon at kasama ng natabunan sa pagguho ng buong bundok. Kaya ako nagalit sa iyo kanina dahil napakalakas na ng kakayahang meron ka. Kung tutuusin, kaya mo nang labanan ang diyosa ng pitong dimensyon. Iyon ang lubos kong ikinababahala. Paano kung maging masama ka bigla? Sabi ko naman, Mian, hindi mangyayari iyon. At kung maging masama man ako, ay hindi ko na magagamit ang mga kapangyarihan na meron ako ngayon. Dahil ang lahat ng kakayahan na meron ako ngayon ay pagmamay-ari ng diyosa. Nakikigamit lang ako ayon sa pahintulot na kanyang ibinibigay sa akin. Kung mawawala ang pahintulot niya sa akin, ay mawawala na rin ang hawak kong kapangyarihan. Kung magiging mahina at malambot ako sa pagpapatupad ng batas niyo, eh di paano ko kayo ipagtatanggol? Kung naging mahina ako, eh di sana nasakop na kayo ng ibang kaharian. Nauunawaan mo ba yun? Tanong ko pa sa kanya. Ngumiti lang siya at hindi na sumagot. Tapos may iniabot sa akin. Sabi niya, Pantas, ito yung mutya na hinihingi mo sa anak natin si Feroza. Ibigay ko daw yan sa iyo. Siya lang din naman ang may kakayahang kumuha niyan dahil naaayon iyan sa kanya. Umalis na tayo. Hindi na tayo pwede magdagal pa rito. Huwi ka niya pa, sabay umusal lang orasyon. Maya-maya ay nasa isla na ako uli. Doon sa isla na may dalawang malalaking puno ng balete, pero wala na si Mian. Ako naman ay gumawa na ng portal mula roon, papabalik sa lugar kung saan ako nang galing, doon sa mismong pantalan na aking binabaan noong sumakay ako ng maliit na barko. Naglakad na ako sa pantalan habang hinahanap ang barkong sasakyan ko, papabalik ng Zamboanga. Nang mapansin kong marami ang pulis at parang meron silang taong hinahanap. Nakita ko ang magandang dalagang si Jasmine na naroon din na parang tumutulong sa kanilang paghahanap. Doon ko napagtanto na ako ang hinahanap nila. Hindi ako pwedeng umatras pa dahil may mahalaga akong gagawin doon sa mutya ng Bakunawa na ipinabibigay sa akin ng anak kong si Feroza. Kailangan kong maihulog iyon sa dagat sa pagitan ng dalawang magkalapit na isla na siyang madadaanan naman ng barko papabalik ng Zamboanga. Marami na kasi ang lumulubog na barko roon na ibig sabihin ay hindi na maayos ang balanse ng karagatan at ang mutyang dala ko ang siyang solusyon para maibalik ang kaayusan sa bahagi ng karagatang iyon. Isa rin talaga iyon sa pakay ko sa isla, kaya kailangan ko talagang magbarko papauwi. Para maging malinaw sa lahat, ay magbibigay muna ako ng kaunting paliwanag. Bawat lugar na may katubigan, mapadagat man, batis o ilog, ay may nakalagay na mahalagang bagay sa ilalim noon. Kapag nawala iyon o merong kumuha, ay doon na magsisimula ang disbalanse ng lugar. Magsisimula ang mga pagyanig sa ilalim ng tubig. Magiging madalas rin ang pagkakaroon ng malalaking ipu-ipo sa ilalim at paminsan-minsan magkakaroon ng tsunami. Ayun, para lang alam nyo kung bakit minsan may mga lugar na kailangan ko rin puntahan kahit wala namang kalaban na aswang roon. Balik na tayo sa kwento. Narinig ko sa usap-usapan ng mga taong naroon na may hinahanap daw ang kapulisan na isang tao na hindi taga roon sa kanilang lugar. Kahit nagsasalita sila sa salitang Muslim, ay naiintindihan ko rin naman dahil may lahing Muslim ang mga ninuno ko. At nanggaling sila sa lahing Malay. Noong makita kong papalis na ang barko, ay dali-dali na akong sumakay roon. Walang nakapansin sa akin dahil gumamit ako ng tagabulag. Dinaanan ko lang si Jasmine
na malikot pa rin ang mata sa kakahanap sa akin. Parang alam niya na sasakay ako ulit sa barko nila sa mismong araw na iyon. Noong makarating na ang barkong sinasakyan ko, sa gitnang bahagi kung saan nasa pagitan ng dalawang isla, ay inihagis ko na ang mutya ng bulalakaw. Makalipas lang ang isang minuto siguro, ay nagsimula nang dumilim ang kalangitan. Kumapal ang ulap at naging madilim na ang paligid, hanggang sa magkaroon ng malaking ipo-ipo sa unahan namin. Nagulat ang mga tao at kanya-kanyang kuha ng kanilang cellphone upang mag-video. Hindi nagtagal ay humupa na rin naman ang ipo-ipong iyon, kaya umakyat na ako sa rooftop ng barko at doon na lang muna tumambay. Nang maramdaman kong may naglalakad papakyat din roon, nakita ko na si Jasmine iyon. Lumapit siya sa akin tapos tinitigan akong mabuti bago nagsalita. Hindi kita nakita umakyat ng barko ah. Saan ka dumaan? Ibig sabihin, hindi ka rin dumaan sa mga security? Alam mo, nahihiwagaan ako sa iyo. Nakita na lang kita uli sa CCTV noong umakyat ka na rito. Kaya sinundan kita agad. Sabi ko naman sa kanya, bakit hindi mo tanungin ang sarili mo? Hindi naman ako kriminal o wanted na tao para ipahanap mo sa mga pulis. Kung hindi mo sana ako ipinahanap sa mga pulis, edi nakita mo sana ang pag-akyat ko dito sa barko nyo. Nagulat siya sa narinig at sinabing, paano mo nalaman na ipinapahanap kita sa mga pulis? Hindi ko na siya sinagot at tinitigan lang ng seryoso. Tapos muli siyang nagsalita. Pasensya ka na ha. Iyon lang kasi ang naiisip kong paraan para makausap ka muli. Para madala ka rin ang patago sa bahay namin. Pinakiusapan ko ang pinsan kong pulis na abangan ka. At kapag nahuli ka, ay dalhin ka sa bahay namin. Sabi ko naman, wala akong panahon para sabayan ang mga ganyang trip mo. May mahalaga akong inaasikaso kaya ako narito. Sa ganda mong yan, sigurado napakarami mong maniligaw na kagaya mo rin na mayaman. Sabi niya naman, diba sinabi ko naman sa iyo, iba ako kumilos kapag may nagugustuhan akong tao. Gumagawa talaga ako ng paraan. Tama ka, marami nga akong maniligaw, mga gwapo at mayayaman din. Pero iwan ko ba? Parang may dala kayatang gayuma eh. Kaya sobra akong nahuhumaling sa'yo. Pero teka, paano ko ba talaga nakasakay rito? At saan ka nagpunta? Hindi kasi kita nakita sa lugar namin. Hindi kalakihan ang isla namin at madaling malibot kung sasadyain. Pero hindi kita namataan doon. O kahit ng mga pulis na inutusan ko. Sabi ko na lang para matigil na siya sa kakatanong. Doon lang ako nanatili sa bahay ng kakilala ko malapit sa dagat. Hindi rin ako lumabas ng bahay. Lumabas na lang ako noong papauwi na. Tungkol naman sa pagsakay ko rito, kanina pa ako nandito bago pa nag-set up ng checkpoint ang mga gwardiya sa harapan ng barko. Kaya hindi na nila ako nakita. Huwag ka nang magtanong pa na kung ano-ano. Sasakit na nga ang ulo mo kakaisip. Sabi niya naman, talaga lang ha? Para kasing hindi ganun ang nangyari. Pero hayaan mo na. Pupunta na rin naman ako sa Zamboanga City. May bahay rin kami roon. Siguraduhin mo lang na tama ang number na ibinigay mo sa akin. Kanina kasi nung i-denial ko, hindi raw available. Pinagluloko mo lang ako eh. Kaya ako inis na inis kanina at gusto kitang makita. Natawa na lang ako sa mga reklamo niya. Tapos may ibinigay siya sa akin na isang porselas na perlas. Regalo daw yun sa kanya ng kanyang lola. Ayoko sanang tanggapin, pero pinagpipilitan niyang tanggapin ko raw at ibigay sa anak ko. Regalo niya raw iyon. Pagkatapos ng saglit naming pag-uusap ay agad na rin siyang bumaba dahil tiyak na hahanapin siya ng mga kamag-anak niya na nasa barko. Noong dumaong na ang barko sa Zamboanga City ay magagabi na. Agad akong bumaba. Tapos naglakad na papunta sa may paradahan ng tricycle nang biglang may humintong puting kotse sa harapan ko. Tapos noong bumukas ang salamin, ang nasa loob noon ay si Jasmine. Sabi niya, sakay na!
Dali! Bago pa tayo makita ng mga kamag-anak ko. Huwag ka na magsalita. Bilisan mo na. Uwi ka niya pa. Sabi ko sa kanya, saan ba tayo pupunta? Gabi na oh. Malayo pa ang uuwian ko. Sabi niya naman, doon na lang muna tayo tumuloy sa classmate ko. Doon na tayo matulog. Tsaka, huwag kang sumakay ng tricycle dyan. Maraming loko dyan. Lalo kapag nalaman nilang bago ka sa lugar na ito. Pagtitripan ka nila, iikot-ikot ka sa kung saan-saan, tapos sisingilin ka ng malaking bayad sa pamasahe. At mas delikado ang mga babae roon dahil may nanghihila roon ang kababaihan. At syempre, may ideya ka na siguro kung ano ang pwedeng sunod na mangyari kapag hawak na nila ang isang babae. Sabi ko naman, hindi naman ako bago rito sa Zamboanga eh. Tsaka, hindi uobra sa akin ang ganung modus nila. Alam mo ikaw, para-paraan ka rin eh. Kunyari ka pa sa mga sinasabi mo, para lang mapasakay ako agad sa sasakyan mo. Kapag ikaw nahuli ng mga magulang mo, tiyak, palalayasin ka nila at itatakwil. Bawal ito sa batas nyo ang ganito. Ibaba mo na ako dyan sa may labasan, sa may Santa Cruz. Papunta na yan sa terminal ng rural. Sabi niya naman, hindi pwede no. E di kung mahuli ako, e di asawahin mo ako. Hindi na ako uuwi sa amin. Matatanggap lang ako uli ng pamilya ko kung uuwi ako nakasama ka. Hindi na ako sumagot at nag-isip na lang ng paraan. Ilang saglit pa ay nararamdaman ko ang aura ni Sinay na nakasunod lang sa sasakyan na sinasakyan ko. Umusal ako ng orasyon tapos biglang huminto ang sasakyan. Naroon kami noon sa bahaging wala masyadong kabahayan. Sinadya ko talaga iyon. Nakita kong naiinis naman si Jasmine habang sinasabing bakit ngayon pa raw naubusan ng gas. Ang hindi niya alam na may pumipigil talaga sa harapan ng sasakyan dahil naroon si Duro, iyong kaibigan kong Capri. Sabi ko na lang, salamat sa paghatid hanggang dito ha. Mag-iingat ka pag-uwi. Iyong number na binigay ko sa iyo, tamang numero iyon. Huwag kang mag-alala, sigurado ako magkikita pa tayo muli dahil may kailangan kang malaman tungkol sa mga magulang mo. Noong makababa na ako ng sasakyan, ay muli nang umandar ang kanyang kotse. Tapos mabilis akong nawala sa paningin niya dahil agad akong nagkubli sa tagabulag. Hindi kasi ako pwedeng gumamit ng portal sa mataong lugar, kaya kailangan ko talagang lumayo. Naglakad pa ako papunta sa bahaging madilim at mapuno. Tinignan ko ang dalaga habang naroon pa siya. Naawa ako sa kanya dahil bigla na lang siyang umiyak. Gumawa na ako ng portal papabalik sa amin. Pagkarating ko ay sinalubong ako agad ni Sinay. Sabi niya sa akin, Pantas, may kailangan kang malaman. Ang asawa mong si Mian at ang bagong babaylan na si Chu ay kasulukuyang naglalaban. Pareho na silang sugatan. Hindi ko na siya sinagot at agad na akong gumawa ng lagusan papunta kina Chu. Pagkarating ko roon ay agad akong nakita ng mama ni Chu. Sabi nito, Iho, yung anak ko, nasaan? Bakit wala pa siya hanggang ngayon? Gabi na ah. Sabi ko naman, wala pa pala siya rito? Teka, bakit hindi ko rin siya maramdaman? Sige tita, aalis po muna ako. Hahanapin ko lang siya kung nasaan. Matapos kong magpaalam sa mama ni Chu, ay tinawag ko si Sinay. Agad din naman siyang nagpakita. Sinay, bakit wala dito si Chu? Pantas, sa mundo naming mga engkanto sila naglalaban kanina. Pero ngayon, hindi ko na sila makita. Marahil ay lumipat na naman sila sa ibang dimensyon. Delikado yun Pantas, dahil ang paglalaban nila ay maaaring maging hudyat ng isang digmaan sa kabilang mundo. Kaya, kailangan mo silang mapigilan agad. Gabay mo si Mian, kaya mararamdaman mo kung nasaan siya. Ah, ganun ba? Kaya pala hindi ko sila maramdaman rito. Pumikit ako at pinagana ang enerhiya ng kalikasan. Tapos sinabayan ng meditation. Ilang saglit pa ay nararamdaman ko na ang parehong aura nilang dalawa. Pahina ng pahina
tapos muli namang lalakas kaunti. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Nieves ay nagpunta ako sa lugar kung nasaan sila. Nakita kong pareho na silang sugatan. Talagang patayan na ang laban nila dahil lahat ng malalakas na kakayahan ay ginagamit na nila. Si Chu ay ginagamit na ang 4 Vedas. Tapos nasa tabi niya naman si Azum na nasaan yung malaking kuneho na may 4 na buntot. Naroon na rin sa paligid ang 4 na nilalang na tagapangalaga ng 4 Vedas. Bawat isa sa kanila ay may hawak na kakaibang sandata. Si Mian naman ay ginamit ang napakaraming Sagittarius at nagliliwanag na rin ang 7 guhit ng kapangyarihan sa dibdib niya. Noong naroon ako ay mas lalo pang lumakas si Mian at gumaling bigla lahat ng sugat niya. Noong makita nila ako ay pareho silang natigilan. Umusal ako ng orasyon ng pamako sa 3 antas para hindi nila magawang kontrahin. Pinawalang bisa ko rin pareho ang kanilang mga kakayahan at isinara ang kanilang poder. Lumapit si Mian sa akin at sinabing, "Pantas, napakalakas niya. Para siyang babaylan. Nagagamit niya rin ang kakayahan mo ng 4 Vedas. Hindi ba sa'yo yun at ikaw lang ang pwedeng gumamit?" Sabi ko naman, "Paanong hindi siya magiging malakas? Ibabaylan din siya. Nakita mo diba, si Azum ang gabay niya? Pagkatapos nito, mananagot kami yan sa Diyosa niyo. Siya ang bagong babaylan at ako mismo ang nagturo sa kanya ng lahat ng kanyang nalalaman. Bakit hindi kayo nag-usap muna? Naglaban na lang kayo bigla?" Lumapit ako kay Chu na hinang-hina na. Marami rin siyang malalaking sugat sa likod at tiyan. Mahabang hiwa iyon. Hinawakan ko siya tapos bigla siyang nakatulog. Tapos binuhat ko na upang iuwi sa kanila. Si Mia naman ay walang kibo. Alam ko ang iniisip niya. Selos ang dahilan kaya gusto niyang patayin si Chu. Pero hindi niya iyon nagawa agad dahil matibay na rin sa pakikipaglaban si Chu. Pero kung nagkataong hindi ako dumating agad, siguradong isa sa kanila ang mamamatay at siguradong si Chu iyon. Dahil hindi naman mamamatay si Mian hanggat buhay ako dahil konektado siya sa akin. Iyon ang totoong lamang niya kay Chu. Pero kung sa mano-manong laban at kakayahan, ay masasabi kong pantay lang sila. Noong makabalik ako sa bahay nila Chu, ay tahimik na ang paligid. Tulog na ang karamihan pati na ang mga kapatid ni Chu. Maliban sa kanyang ina na matyagang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Noong makita akong papalapit, ay nagmadali iyong bumaba ng hagdan na halos talunin mula sa itaas hanggang sa ibaba sa pagmamadali. Mas lalo pa iyong nataranta noong makitang maraming sugat si Chu. Sabi niya, "Iho, anong nangyari sa anak ko? Patay na ba siya?" Sabi ko naman, "Hindi pa po siya patay, nasugatan lang kaunti. Kaya magmahinahon po kayo, magiging okay rin siya." Sabi niya naman, "Ha? Sugatan lang kaunti? E ang lalaki ng hiwa ng sugat niya oh." Diretso ko nang ipinasok si Chu sa loob ng kanyang kwarto. Tapos inalis ko na ang punit-punit niyang damit. Saka ko inusala ng kabal. Unti-unti naghilom ang lahat ng kanyang sugat hanggang sa tuluyan nang gumaling na kahit peklat ay wala. Ilang saglit pa ay naroon na sa loob ng kwarto ang kanyang ina na may dalang tela at plangga ng may lamang maligamgam na tubig. Balak niya sigurong hugasan ang mga sugat nito sa katawan bago gamutin. Pero bigla siyang napatitig sa katawan ni Chu at hindi agad nakaimi. Maya-maya ay sinabi niya, "Iho, anong nangyari? Bakit wala na siyang sugat?" Sabi ko naman, "Di ba po Nay, sabi ko naman sa inyo na maghuminahon lang kayo dahil magiging maayos din naman siya. At mula noong maging babaylan siya, ay hindi na siya basta-bastang mapapahamak." Sabi niya naman, "Alam mo Iho, marami pa ako dapat itatanong sa iyo eh.
Pero naalala ko, pabaylan ka nga pala. Siya, mauna na ako matulog sa inyo. Mag-uumaga na oh. Antok na rin ako. Ikaw na bahala magbihis sa kanya. Nagawa mo na rin naman niyang hubaran. Edi ikaw na magsuot ng kanyang damit. Pagkaalis niya, ay binihisan ko na rin agad si Chu. Tapos nagpunta na ako sa may sala at doon nagpahinga sa upuan. Nakatulog na nga ako roon. Pagkagising ko ay umaga na. May kumot at unan na ako. Nagising ako sa boses ng dalawang batang naglalaro. Nakita ko si Chu na nagluluto sa kusina. Agad niya rin naman akong nakita, nagising na. Sabi niya, "Kuya, anong nangyari? Nagising na lang ako na narito na ako sa bahay. Ang huling naalala ko ay may kinalaban akong isang diwata. Kilala mo iyon dahil ilang beses ko na siyang nakita na kasama mo. Bakit siya galit na galit sa akin? Pinaliwanag ko naman sa kanya na babaylan din ako at nasa panig ako ng kabutihan. Pero hindi niya ako pinapakinggan. Nagsimula na siyang bumitaw ng malalakas na atake. Kaya napilitan na rin ako lumaban." Sabi ko naman, "Si Mian ang diwatang iyon, asawa ko. Maaring nalaman niya na rin na magkakaanak ako sa iyo, kaya siya nagalit. Ganun talaga yun, masyadong selosa. Galing siya sa tatlong lahi ng mga nilalang, Mangalok, Kinari at Kapirosa. Kaya tatlo ang anyo niya." Sabi niya naman, "Para yun lang, galit na siya agad. Hindi pa nga nangyayari eh. Akala ko nga noong una, sinusubukan niya lang ang kakayahan ko. Pero sobrang seryoso ng mga atake niya. Kaya lumaban na rin ako ng todo. Pero hindi ko siya magawang matalo. Masyado siyang malakas at parang sanay na sanay sa pakikipaglaban." Sabi ko naman, "Talagang hindi mo siya matatalo. At kung nagtagal pa ang laban niyo, ay siguradong ikaw ang mapapahamak. Dahil ang lakas niya ay nakaugnay din sa akin. Kapag kasama niya ako, ay hindi mo na rin siya masusugatan. Dahil kung ano ang antas ng espiritual na baluti na inilalagay ko sa aking katawan, ay ganun din ang magiging sa kanya dahil iisa kami. Maliban na lang kung isa kang pantas kagaya ko na itinalaga ng Diyosa nila. Pasensya ka na ha sa nangyari sa inyo ni Mian. Hayaan mo, pinagsabihan ko na rin naman yun. Uuwi na muna ako sa amin. Maayos na rin naman ang kalagayan mo. Naroon din kasi ngayon sa amin ang misis ko umuwi. Hindi si Mira ang tinutukoy ko ha, kundi ang misis kong mortal." Sabi niya naman, "Talaga? Gusto ko ring makita at makilala ang misis mo, kuya." Sabi ko naman sa kanya, "Sige, pwede ka rin naman makapunta sa amin kahit kailan mo gustuhin. Uuwi na ako, marami pa akong gagawin sa amin." "Hindi ka man lang ba muna kakain dito o magkakape?" "Hindi na, sa bahay na lang. Sige, aalis na ako." Uwi ka ako pa at umalis na rin ako agad. Ayun mga katribo, isa na namang maaksyong kaganapan ang ating natunghayan mula sa karanasan ng ating dakilang babaylan na si Rico. Magsama-sama tayong muli ha sa susunod. Tsaka huwag po tayo masyadong apurado. Alam naman natin na babaylan siya at maraming obligasyon sa buhay. Kaya huwag na tayo mag-follow up. Hintayin na lang natin na makapagpadala siya sa atin ng kwento. Dahil nangako naman siya na tuwing meron siyang pagkakataon, ay magsusulat talaga siya ng kwento at ipapadala sa atin. Kaya yun na lang ang hintayin natin. Salamat po sa inyong pakikinig palagi ha sa kwentong ito. At sana pakinggan nyo rin yung iba pa natin mga kwento na ina-upload din dito. Maraming salamat ulit. Bago po natin tapusin ang videong ito, ay batiin at pasalamatan muna natin ang ating current sponsor at mga super loyal na mga listeners na nag-join sa ating channel membership. Unahin na nating batiin at pasalamatan si Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar. Maraming salamat po ma'am sa iyong solidong pagsuporta sa ating channel at mga projects. Sana po ay magtuloy-tuloy na ang inyong paggaling. Naway bigyan din kayo ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan ng ating poong may kapal. Salamat din kina Sir Nilo Merdigia Luza, Ma'am Connie Flores, Ma'am Maria Victoria, Ma'am Georgina Bati,
Ma'am Rose Halandumon, Sir Lito Bueno, Ma'am Lou Kira, Ma'am Sergeant Katz Dorms, Ma'am Christine Olson, Sir Jesmar Ocampo, Sir Eduardo Nicar, Ma'am Celsa Escartin, at kay Sir Dean Ciudadano. Marami pong salamat sa inyong pag-join sa ating channel membership dito sa ating main channel, pati na rin sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics. Sa mga gusto pong maging bahagi ng ating channel membership, huwag na po mahiyang pumindot ng join button katabi ng ating channel name. Last but not the least, ay pinapasalamatan ko siyempre kayong lahat na palaging umaantabay at nakikinig sa ating dalawang channels. Inaanyayahan ko rin po kayong makinig sa ating magagandang series, kagaya na lang ng Aswang Killer na naroon sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics, pati na rin ang Lihim ng Medalyon dito sa main channel na Katotohanan at Misteryo. Magiging active na uli iyon at sisikapin nating makapag-upload ng kahit isang part kada linggo. Maraming salamat po ha. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.